Hey, yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz ChikaDoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz ChikaDoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz ChikaDoro. At syempre huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Showbiz ChikaDoro at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hindi na natiis ng Itbulaga, Dabarkads ang pang-aapi ng Tape Incorporated. Kaya nagdesisyon ang TVJ ang trio ni na Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon na tumiwalag matapos ang 44 na taon. Ito ang kwento ni Tito, dating senador at isa sa tatlong original hosts ng Noontime Show, ngayong Huwebes, June 1, 2023. Nasa studio na raw sila ng Itbulaga, kahapon, May 31, nang malaman nilang pinagbabawalan silang mag-live telecast ng Itbulaga. Kaya raw kahapon ay playback o replay na lamang ang ipinalabas na EB episode. Ito na rin daw ang nagudyok sa TVJ na kumawala sa Television and Production Exponents Tape Incorporated, producer ng Itbulaga. Bulalas ni Tito, abay nagdesisyon na kami, ano pa hinihintay namin, lahat na lang ng kilos namin parang ano, diba? Sukdulan na raw yun ang hidwaan sa pagitan ng Dabarkads at Tape. Pahayag ni Tito, we decided na, finally, naging instant reaction. We finally decided na. Sapagkat ganun ang trato nila, parang sila ang may-ari sa amin. Nakakapikon na. Nangyari ang pagbubunyag ni Tito sa ambush interview ng pep.ph via phone call ngayong tanghali. Ang pamamaalam ng TVJ ay lumikha ng maraming katanungan sa sambayan ng sumubaybay sa Noontime Show sa loob ng 44 na taon. May 31, last day na pala yun, bungad ni Tito sa isang panayam. Hindi raw akalain ng Dabarkads na hindi man lang sila nakapagpaalam sa show na binuo nila sa loob ng 44 na taon. Magmi-meeting pa lang daw dapat sila tungkol sa major changes na gustong ipatupad ng bagong management ng Tape Incorporated. Ang mga anak ni Romy na sina John, Bullet at Soraya ang naatasan ni Romy mga siwa sa daily operations ng show. Last day ng May, usapan namin, pasok kami, lahat, pati ako, di naman ako pumapasok ng Wednesday, para mag-uusap kami kung ano decision, anong gagawin, anong plano, kasi di naman natutupad yung mga sinasabi ng Tape, yung mga staff at production at crew babawasan daw ng 10%. Eh, nung nagkwenta-kwentahan na 70% ang inaalis, yung iba 30%, eh, paglalahad ni Tito. Sabay diin niya, wala sa lugar, eh, wala sa hulog eh, kumbaga sa ano. Teka muna, ano ba talaga, ipinaliwanag pa ni Tito na gusto ng Tape Incorporated na kaltasan ang sweldo ng lahat ng hosts at production staff ng Itbulaga. Parang lumalabas, masyadong kinokontrol ng Tape, no? Ang Tito Vic and Joey, ang Itbulaga, no? Ang buong whole cast, mga crew, no? Kumbaga, yun din ang nagiging isang hinaing ng TVJ. Kumbaga, pinapangunahan na sila sa mga dapat mangyari. Sa tagal ng Itbulaga, hindi na nila kaya mabura yan eh. Kumbaga, nakatatak na yan sa buong masa, yung Itbulaga na yan. At talagang malaki ang naitutulong yan sa Tape ng Itbulaga. Kaya kung mag-iiba ng palabas ang Tape, yung hahawakan ng Tape na ipapalit sa Itbulaga, sigurado hindi magkiklik. Kagaya nito, may ipapakita ako sa inyo na eto daw yung papalit sa Itbulaga. Ayan o. Diba? Sila-sila. Yung baga, new Dabarkads. Oh, diba? Tapos ito yung old Dabarkads. No, sa tingin nyo ba tatangkilikin yan? No? Oh. Tsaka yung dahilan na nalulugi kailangan bawasan ang mga sweldo namin. Eh, bakit panay ang kuha nila ng pera? Ganoon yung usap. Teka, nalulugi? Parang sa pagkalugi, parang napakalabo naman na nalulugi. No? Alam naman natin na talagang malakas ang Itbulaga. Diba? Lalong-lalo na syempre, nawala na yung Channel 2. Nung nandudo ng Channel 2, may kakompetensya pa yung Itbulaga noon. Partida na. No?
Pero talagang maraming tumapat na programa sa Itbulaga na hindi nagtagumpay. Kumbaga, Itbulaga is still standing pa rin. No? Kumbaga, kung hindi lang nagkaroon ng ganitong problema, ang Itbulaga ay patuloy pa rin na tumatakbo. Kasi kumbaga, nakasanayan na ng mga tao yan at nakita natin na masaya naman talaga yung mga host dyan panoorin. No, lalong-lalo na yung mga original, 'di ba? Yung mga original talaga sila Jimmy Santos, Ruby Rodriguez, 'di ba? Ang sasaya nilang panoorin. Kaya yung sasabihin na lulugi parang napakalabo nun. Pan, kaya mag-uusap kami. Kasi ang nalaman namin, yun pala ang ginagawa pala ng tape, nag-a-advance ang isang stockholder at binibigay ng tape ang advance ng stockholder na iyon na milyones, ha. Eto, siguro, suspecha namin ang stockholder na yon si Romy. Tila bahagi ito ng agenda sa meeting ng Dabarkads bago kaya sumalang sa ere noong tanghali ng May 31, ginanap ang kanilang meeting doon mismo sa APT Studio sa Marcos Highway, Cainta, Rizal, kung saan kinukunan ang broadcast ng Itbulaga. Ang regular time slot ng pag-ere ng Itbulaga sa GMA 7 ay eksaktong 12 noon. Patuloy ni Tito, nung pagdating namin doon, nagmi-meeting kami mga 11:30 ng umaga, nag-uusap na kami. Siguro, itong isa sa mga anak na nando doon, nakita kami nagmi-meeting kami, kinakabahan na baka may gawin kami. Aba, biglang pina-cancel ang live, nagpa-order ng playback daw si Romy. Si Romy, nagpa-issue ng playback. Ang tinukoy na Romy ay si disgraced Zamboanga del Norte District 1 Congressman Romy Halosjos, na majority shareholder ng Tape Incorporated. Ayon kay Tito, ang anak ni Romy na si Soraya ang nagsabi sa TVJ na utos ito ng kanyang ama. Dito na nagdesisyon ang TVJ na kumalas. Oo, right there and then, pagkumpirma ni Tito sa pep.ph, basta ang message, we will disengage. Ganun, papasalamat tayo sa mga tao, pasalamat tayo sa kanila. We are disengaging from the top. Ano na ang susunod na hakbang ng TVJ at ng Dabarkads? Eh, pag-iisipan namin, sagot ni Tito. Kung saan kami dadalhin ang tadhana, parang ganon. Sa pagkwento ni Tito, hora-horadang nag-isip ng paraan ang Dabarkads kung paano may parating sa mga masugid ng taga-subaybay ng Itbulaga, ang kanilang desisyon. Ito na ang nangyaring Facebook Live sa official Facebook account ng Itbulaga. So, nangyari, sabi namin, what are we going to say? Sabi namin, kung di tayo makapag-live sa TV, eh, di mag-Facebook Live tayo. Yung Facebook Live ni Maine Mendoza, merong 18 million followers. Hihihi, kahit pagsabayin mo Channel 2, Channel 5, Channel 7, talo ni Maine pag nag-Facebook Live. So nag-Facebook Live ang Itbulaga, nag-Facebook Live si Maine, so, yun ang nangyari. Kaya kalat-kalat, talo yung TV Itbulaga, replay. Dapat noon di na sila nag-playback. Sa huli ay hindi napigilan ni Tito na maglabas ng himutok sa naging trato sa kanila ng tape sa huling araw nila sa programang pinaghirapan daw nila sa loob ng 44 na taon. Oh grabe, talagang pinakita naman ng TVJ na yung dedikasyon nila dyan sa Itbulaga. No? 44 years. Grabe. Napakatagal na panahon na nagbigay sila ng ganyan na kasiyahan sa mga tao, no? Kasi sinasabi ng iba na oh baka magaya lang kay Willie yan na lumipat sa iba, kita mo hindi nag-click. Kay Willie naman kasi sa tingin ko hindi naman yun ang ano eh. Iba ang problema ng TVJ sa naging problema kay Willie. Kasi kumbaga si Willie kasi parang sumampalataya kay Bilyar. kung nasaan si Bilyar doon siya pumunta. No, umalis na lang siyang bigla. Pero si Willie Revillame naman kasi is hindi naman siya ganun katagal na talagang katulad ng Itbulaga. Na talagang ang Itbulaga is 1979, all right ba? Tama ba ako? No? Noon pa lang nagsimula ang Itbulaga talaga. Hanggang ngayon, no? May Itbulaga. Kumbaga nagkaroon lang sila ng problema ngayon kaya kung lumipat man sila is talagang kakatwiran-katwiran, no? Tsaka dapat naman nilang gawin kung ganyan na ginagawa sa kanila, eh dapat na talaga silang kumilos. Pahayag niya, papaano ngayon, once and for all, eh, after all these years na sobra-sobra ang kinita sa amin,
hindi man lang kami mabigyan ng diba? Ayun nga, laki na lang all of a sudden, bigla mo kaming pakikialaman, 44 years, may naiintindihan ka ba sa production? Makakarating ba kami dito kung hindi kami experts dito? Tama. Samantala, narito pa ang pagsisiwalat ni Tito Sen sa panayam naman ni Christy Furman. Panuurin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Sino po ang may-ari talaga ng Itbulaga? Kami po, ang may-ari ng programang Itbulaga. Ang may-ari ng tape ay sila Romeo Luzon. Yung production? Oo. Yung production lang. Alam namin. At matanggap kaya nila na ang Itbulaga ay kay Tito Vic and Joey? Pag tinignan mo yung records, or kung gagaling mo sa korte yung usapan, nakatitiyak ako na kami may-ari. Ganun ang copyright. With or without a copyright, ganun ang kalakaran sa mundo. Kung sino nag-invento, sa kanya yun. At saka siguro po, hindi kakausapin kayo ng mga kilalang-kilalang producers kung wala na kayong agimat sa publiko. Tito Sen, bakit po may mga retrato kayo ni Mayor Albie Benitez ng Bright Light Productions? Bakit po sinasabi, nag-usap daw po kayo? Ang galing mo naman kagabi. Opo, opo. Nako, opa. Kagabi lang yun ah. At ang tinutukoy nga po na sinasabing magte-takeover na raw po sa pamamalakad ng Itbulaga ay ang may pinakamalaking share o sosyo sa Tape Incorporated na si Ginoong Romy Halosos. Yun. Wala, magte-takeover? Bakit ngayon lang? Eh, noon daw pong February 28 ay pumunta na po sa opisina ng Tape Incorporated ang tatlong anak ni Ginoong Halosos. Tatlo? Oo. Yun daw babae gustong mag-host ng Itbulaga. Papalitan. Oo, at yung si May Mendoza. Si May Mendoza papalitan. Yung dalawa naman daw silang lakad ng kumpanya. Sa management. Oo. Ang unang-una raw na ginawa ng magkakapatid na ito ay pumasok sa opisina ni Mr. Tuviera. Tinanggalan siya ng mesa. Oy. Tinanggal ang mga kagamitan. Ba? At yung anak na ni Ginoong Halosos ang naupo. Ay, doon. Oh. Ganun ka. Basiga! Halos kala mo, no? Sila Tuviera, no? Talagang matagal na ng serbisyo sa Itbulaga. Tapos parang ganun-ganun na lang. Parang kung magpaalis sila, parang insekto lang yung mga pinapaalis nila, eh, no? Oo, ganon. Tapos, ang sumunod na kwento po ng aming informante, binigyan daw po ng mass resignation ang lahat ng mga miyembro ng produksyon. Lahat ng miyembro ng produksyon may mass resignation na dapat gawin. At ang kanilang sabi, babalikan na lang namin ang kung sino ang gusto namin kunin. Ay! Diba? Nakakalungkot yung kunin nila. Pipili na lang sila yung marirating. Pipili na lang. Ayun, natating natong ngayon ang video na nagmula kay Showbiz ChikaDoro, no? Nako, kapag nawala ang TVJ dyan, no? Sigurado, babagsak yan, no? Nako, tatak nyo sa bato. Iba talaga ang karisma ng TVJ. Iba ang karisma ng Itbulaga. Diba? Sinasabi natin paulit-ulit, ang Itbulaga ay sa TVJ at ang TVJ ay para sa Itbulaga. No? TVJ ang may pag-aari ng Itbulaga at TVJ ang nagpayabong yan ng Itbulaga, no? Malaki naman ang naiakyat nila sa tape. Pero sa kabila ng ginawa nila, ganun ang ginawa ng tape sa kanila. Na imbis na bigyan sila ng magandang credits, eh ganyan ang ginawa sa kanila. No, kaya karapat-dapat lang din talaga na umalis sila doon. No, at kung ano mang programa ipapalit ng tape doon, tignan na lang natin. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.